Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay pancit palabok o yung pong pancit luglug sa Kapampangan. At ang ating pong mga sangkap na gagamitin, meron po tayo ditong small onion chop at mga ilang piraso po na green onion. Iwa-iwain lamang po natin siya na ganyan. At gagamit din po tayo ng isang kutsarita po na powder na anato o yung pong atsuwete. At gagamit din po tayo ng 3 kutsara na patis, 3 kutsara din po na cornstarch, mga 1/4 kilo po na hipon, bali ito po ay nabalatan na at naluto na rin po siya. At gagamitan din po natin, pang alternate po natin sa tinapa, kung wala pong tinapa ay ito pong hipon na tuyo na ganito. Yan po bali, ang gagawin natin pampalasa po sa palabok natin. Bali, mga 3 kutsara po at binabad ko po siya sa 1 cup of water. Bali, lalambot po siya niyan. Hindi matutunaw po siya kapag nailuto na po natin siya. Babad lamang po natin sa 1 cup of water. At gagamit din po tayo ng 1 pound na giniling din po. At 1 cup of water po yan, para po yan sa pagtunaw natin dito sa ating cornstarch. Gagamit din po tayo ng mga chicharon po, mga ganyan lamang po para po pang toppings natin yan mamaya. At gagamit din po tayo ng mantika para po sa ating pantunaw o sa ating anato mamaya, sa ating atsuwete. At ito pong 400 grams po na rice po na pansit, bihon. At gagamit din po tayo ng 6 cups po na tubig at mga 4 at 5 piraso po na nilaga na po siyang itlog. Gagamitin din po natin ito sa ating pang toppings. Ngayon po, ang ating po munang gagawin yan, ito pong bihon, dahil po sa sariwa pa siya, kailangan po muna natin itong lutuin. Kumuha lamang po tayo ng mga 5 to 6 cups po na tubig at ilagay lamang po natin sa kaserola. Atin po munang pakukuluan ito at lulutuin po natin to ng mga 2 to 3 minutes lang. Yung sakto lamang po siya na malambot, tapos po nun ay pwede na siyang hanguin. Iseset aside po natin siya. Ito na po at kumukulo na po itong ating tubig. Ngayon po iuhulog ko na po itong ating bihon. Haluanuin lamang po natin sa nyan para po maghiwa-hiwalay siya agad at hintayin lamang po natin sa nyan na lumambot. Huwag po natin siyang i-overcook. Yung sakto lamang po ang kanyang pagkakalambot. Ito na po ang ating bihon. Malambot na po siya niyan. Ngayon po, atin po muna itong iseset aside. Hahanguin po natin siya. Tanggalin lamang po natin yung kanyang tubig at iseset aside muna po natin siya. Ngayon po, kukuha uli po tayo ng kaserola. Papainitin lamang po natin yan. At kapag mainit na po, lagyan po natin ng konting mantika. Mga 1 to 2 tablespoon po. Ngayon po, pag mainit na po ito, lalagyan na po natin itong ating powder na anato seed. Anato powder. Swerte po siya sa Tagalog. Durugin lamang po natin ito.
kapag po na tunaw na po lahat yung ating powder, lalagay na po natin itong ating baboy po na giniling. Bali, 1 pound po ito na giniling na baboy. Haluin naman po natin ito at hintayin po natin na maluto itong ating giniling bago po natin ilagay yung mga ibang sangkap. Ito na po ang ating nilulutong ng ground pork po o yung pong giniling na baboy. Bali po, naluluto na siya niyan. Ngayon po, dudulugin lamang po natin siya. Siguraduhin lamang po natin na yung pong kanyang mga laman naman ay nadudurog. Paghiwa-hiwalayan po natin siya ng gusto. Ngayon po, atin na pong ilalagay itong ating sibuyas. Dudulugin lamang po natin ito at naihintayin lamang po natin maluto yung ating sibuyas. At pwede na rin po natin ilagay yung patis. Ganon din po itong ating hipon na naluto na. At ito po na yung tuyo pong hipon na binabad po natin sa tubig. At pwede na rin po natin ilagay. Ngayon tatakpan po muna natin siya muli niyan. Hintayin lamang po nating maluto po ng husto yung mga nilagay nating sangkap tulad po nung onion. Mga 2 to 3 minutes na po bago po natin ilagay yung tubig. At kapag po kumulo na po siya at nadurog na po ng husto yung ating giniling, nagiwahiwalay na po siya ng gusto, atin na pong ilalagay yung ating tubig. At ngayon po, hihintayin lamang po natin siyang kumulo bago po natin ilagay yung ating palapot. Ito na po at kumukulo na po ng husto itong ating pangpalabok. Ngayon po, ating pong gagamitan yung ating pangpalapot. Puha lamang po tayo ng lalagyan na ganito at lalagay po natin itong ating cornstarch sa ating po itong tuto namin dito po sa 1 cup of water natin. Hintayin naman po natin ilagay. Lagayin po natin. Siguraduhin po natin na matunaw lahat po yung ating cornstarch. Kapag po matunaw na siya, atin na pong ilalagay dito sa ating pinakukuluan. Atin po natin siya. Ayan na po, balit, lumalapot na po siya. Akin din pong titikman yung kanyang lasa niyan. Ayun po, kung kulang po ng patis, kung gusto niyo po ng mas malasa, kayo na pong bahalang magdagdag ng patis or asin po kung ano pong gusto niyong gamitin. Bali, okay naman na po ang kanyang
lasa. Ngayon, kukuluan po muna natin siya ng mga 2 to 3 minutes pa po para po yung lasa ng cornstarch eh, hindi po ano, para maluto po siya ng husto. Tatakpan po muna siyang muli niyan at pagkatapos po noon ay atin na pong paghahalu-haluin itong ating pansit palabok. Ito na po, naluto na po ang ating sauce sa ating pansit palabok. Ngayon po, atin pong paghahalu-haluin na yan sila. Ito na po, naluto na po ang ating pansit palabok. Ayan na po bali yung ating pong nilagang itlog. At ganun din po yung chicharon. Medyo dinurog ko lamang po siya ng konti para po sa ating toppings. At yung pong green onion. At kung gusto nyo rin pong gamitan ng calamansi or lemon, nasa sa inyo po yun. Nakakadagdag pampasarap din po yun. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming marami pong salamat.